Titimbangin daw munang mabuti ng ombudsman ang mga impormasyong ilalantad ni Ruby Tuazon at nakalib na TRC Director General Dennis Cunanan tungkol sa pork barrel scam bago sila irekomendang state witness. Balita hatid ni Bernadette Reyes. Dadaan daw sa butas ng karayom ang mga provisional witnesses sa pork barrel fund scam bago raw nila makumbinsi ang ombudsman na tuluyan silang irekomendang gawing state witness sa Sandigan Bayan. Sa ngayon, patuloy daw ang pag-assess sa mga provisional witnesses na sina Ruby Chan Tuazon at nakalib na Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan. They would probably have to give us material information or evidence that would fill the gaps or tie loose ends. Humarap sa clarificatory hearing sa ombudsman si Tuazon, kasama ang kanyang abogadong si Dennis Manalo. Pinag-usapan ang mga umano'y nilalaman ni Tuazon tungkol sa Malampaya Fund. Our position here is that we will provide every possible assistance to the Office of the Ombudsman in fulfillment of our application for immunity. Ang tatlong senador na nauugnay sa PDAF scam, siya Senator Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile at Senator Bong Revilla, nagpahayag na sa kahandaang humarap sa investigasyon. Itinanggi na nila ng ilang ulit ang akusasyong nilagak nila ang kanilang pork barrel fund sa mga peking foundation ni Janet Lim Napoles. Matatag si Bong Revilla, hindi nila kaya pabagsak yun. Hamon naman ni Senator Alan Peter Cayetano kay Vice President Jejo Marbinay na magbigay ng pahayag sa publiko na kahit kaalyado raw niya ang ilang nasasangkot sa pork barrel fund scam, dapat kasuhan ang mga ito alang-alang sa hustisya. Nakakabahala raw kasi ang pagpunan ni Binay sa investigasyon ng gobyerno sa pork barrel scam. Kaalyado ni Binay sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Juan Ponce Enrile. If you have a leading presidential candidate like VP Binay saying mahina ebidensya, trial by publicity yan, na hindi naman trial by publicity, kung ikaw ay whistleblower, lalo ka bang lalabas o hindi? Kaya si Attorney Balingod mismo nagsabi na nangangamba at parang naglo-low moral yung ibang whistleblowers nung narinig nila sa Vice President yon. That's why I'm giving the Vice President a chance to correct it. Patuloy na kinukunan ang pahayag ng GMA News si Binay Ukol dito. Bernadette Reyes, GMA News.